dignidad na hindi yan. Pare tayo eh. Sabi niya, hindi pa kayo napapayag. At kanyang inilagay ito, kanyang panayang, kanyang pamalandong, kanyang paninilay ay yung alibukang. May dignidad siya. May trendigan. May mabait dama. May marunong dama. May mayamang dama. Yan ang dignidad, dignidad. Napailan. Hindi yan ang tatanan pagkat hindi maganda ang kanyang pagtugon sa kabutihan ng ama. Kaya sabi niya, mga kapatid na bari, pag nilahin natin yung embarrassed timidity. May dinidag kayong bari. May dinidag mo bari. Hindi na ba kayo ba napapayag? Then, he went in. We will see how mercy will work here. Sabi niya, pare, hindi napapayag. Estado, asal, gawa, sala. Well, he started the prodigal son reflection. Sabi niya, ito, yun, we contemplate in the middle, I mean, a moment about embarrassed dignity. Napayang dignidad. Ako, pare, ako, obispo, ako, kardinal, napahiya ako. Talaga. Kayo, tayo, napahiya din. Yung batang alibuga, alibugang anak, napahiya siya, kaya inasan niya, nagsarili, subuhay, nagpatuloy siya sa mga asal, lumayas, naghiram, iyang-iya. Halos nawala ang dignidad. Sabi niya. Ngunit, sabi ni Pope Francis, dito lumabas sa kanyang pag-esuida. Sabi niya, ating itong itugon sa pagtuturo ni San Ignacio de Loyola. Those of you who have taken retreat with the Jesuits will perhaps understand those parables. Where a knight once said, the king, sabi niya, meron siyang knight, kabalyero. Kabalyero binigyan niya, a knight, ng isang tungkulin, isang misyon, nagkasala. Sino ba yung hari? Nagbastos sa mga babae. Sabi niya, humarap sa hari. The dignity of knighthood has been spoiled. Sabi niya, humarap sa hari. Anong ginawa ng hari? Nung nanigluhod, ito yung story ni San Ignacio. Remember Pope Francis of Jesuit? Don't forget that. So if we do it here, those from us who made this retreat with you will remember those parables of St. Ignacio de Loyola. Anong ginawa na mara? Nung manigluhod yung nagkasa ng night, inakap, pinatayo. Sign of mercy and compassion. Tapos, sabi niya, before the presence of everyone, he even gave him a position over his brothers. Nagkasala na. Binigyan pa ng isang misyon. Well, if you remember his motto, ang bawat obispo may motto. Ano yun? Alam niyo? Miserando edi gendo. Alam niyo yung story ngayon? Alam ko, alam niyo, no? Kasi amigo sa inyo, short. Para magandating na ito sa photo pito.